God is great. God is good po. Ngayon pong gabi, so mabalikan po natin yung John 3:16. Ano po? Ito pong napaka-popular na verse of all the verses in the Bible. Sabi po ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life." So sa pag-ibig po ng ating Diyos sa atin, binigay po niya, pinadala po niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kung sino man ang sumampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus, magkakaroon po ng eternal life. Na po, yun po yung napag-aralan na natin. Pero dito, gusto ko rin maintindihan po natin na sa pag-ibig ng Diyos at pananalig natin kay Kristo, so, ngayon pong gabi, sinasabi ko rin po itong kabilang banda na to ng heaven, yung hell, para po lalong ma-appreciate po natin kung gaano po katindi o kalaki yung ating pagpapala. Biruin po ninyo o pakaisipin po ninyo na sa atin pong pananalig kay Kristo, hindi na po tayo paparusahan sa ating mga kasalanan, na ang parusa po ay kapahamakan sa impyerno. Ang impyerno po ay isa sa mga major teachings po ng Panginoong Hesus sa kanyang pangangaral na meron pong impyerno. Isang verse po, babanggitin ko sa Mark chapter 9, verses 43 to 44. No po? Sabi ng Panginoong Hesus, "And if your hands causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed rather than having two hands to go to hell, into the fire that shall never be quenched, where their worm does not die and the fire is not quenched." So si Jesus po, tinuturo po niya na meron pong hell, na yung hell sa verse 43, fire that shall never be quenched. Hindi po namamatay yung apoy sa hell. At sabi ng 44, meron din po doon na mga worms, mga uod, na hindi rin po namamatay. Ibig sabihin po, yun pong mga napunta o mapupunta sa impyerno, ano po, sila'y inuuod. No? May mga worms sila sa kanilang body doon sa hell, no? At sila'y sinusunog o sila'y nasa apoy, no po, na hindi po namamatay. Napakasakit po ng masunog, di ba? Meron na ba sa atin na nasunog? Paso pa lang sa mantika, pagka tayo nagluluto, nagpiprito, ang sakit na po, hindi mo ba? At biruin nyo po, ito pong impyerno to, eternal din po yan. Kapag ka ang isang kaluluwa na punta doon, eternal din, na parurusahan sa apoy. Hindi lang po 100 years ang eternal. Sabi na natin 1 million, hindi rin. Walang hanggan ang parurusahan. Ang mapupunta sa impyerno. Kaya si Jesus po nagpunta rito at ipinangaral ang impyerno at namatay rin po siya, nagsakripisyo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, para kung sino man ang manalig sa kanya, hindi po pupunta sa impyerno. Yung pong iba kasi, hindi po naniniwala sa impyerno. Eh kung hindi po totoo ang impyerno, hindi na po kailangan si Jesus na magkatawang tao, hindi na po siya kailangan mamatay sa krus, at wala na siyang dapat bayaran sa ating mga kasalanan, kasi hindi naman tayo parurusahan sa impyerno. So, meron po talagang impyerno na kailangang mamatay si Jesus, bayaran ang ating kasalanan,
at mapatawad tayo sa ating mga kasalanan para nga hindi tayo mapunta sa impyerno. Gusto ko rin pong itinuturo ang Luke 16 tungkol po sa parable po ni Jesus na nagtuturo ng langit at impyerno. Dito po sa Luke chapter 16, pagka binasa po ninyo mula doon sa verse 16, ano po, ay nagkwento po ang Panginoong Jesus doon na meron pong dalawang namatay. Yung isa, si Lazarus, beggar po yun, no? At yung pangalawang tao doon, si yung rich man, walang pangalan, mayaman na tao. So, kinwento po ni Jesus Christ yung dalawa pong tao na to nung mamatay sila. Ang sabi ng salita ng Diyos, nung mamatay si Lazarus, siya po ay dinala ng mga angels doon po sa Abraham's bosom. Dinala po siya ng mga angels sa kalangitan. At sa masaklap naman po na pangyayari, yun pong taong mayaman naman, napunta po sa impyerno. At gusto ko pong basahin kung ano po ang karanasan ng rich man sa impyerno. Tingnan po natin sa Luke 16 verses 23 to 25. And being in torments in Hades. He lifted up his eyes and saw Abraham afar off and Lazarus in his bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. But Abraham said, Son, remember that in your lifetime, you receive your good things, and likewise, Lazarus, evil things. But now, he is comforted, and you are tormented. So, ito pong salitang torment, no? He is in torment, he is tormented in fire. Tatlong beses po binanggit. Ano po ang ibig sabihin ng torment? Ang ibig sabihin po ng torment ay malubhang kahirapan, no? Agony, torture. So kapag ka ang tao hindi nanalig kay Kristo, pupunta siya sa impyerno at doon matotorture ang tao hindi nanalig kay Kristo. No po? Sobrang mahirapan siya. Sabi ko nga, hindi lang 100 taon o 1,000,000 years. Forever na. Eternal na. Na mahihirapan. No po, walang pahinga. Alam po ninyo, sa kahirapan na nararamdaman nung rich man, isa lang kanyang ni-request eh. Nag-request siya kay Abraham na isubo niya si Lazarus. Ano, alam po ninyo kung anong hinihingi niya? Konting patak lang ng tubig para ilagay sa kanyang dila at maibsan ang kanyang paghihirap sa apoy, sa napakainit na apoy. Yun lang ang kanyang request, na konting patak lang ng tubig. So, ang tindi po ng kanyang nararanasan. Yung mauhaw ka lang, sobrang hirap na yun. Ano? Ganito po ang nararanasan po ng mga napunta sa impyerno at mapupunta sa impyerno. Praise God, di ka na mapupunta sa impyerno. Amen? Sa mga nanonood po namin, sa ating pong pananalig kay Kristo, pagtanggap kay Kristo sa ating puso bilang Savior and Lord, di na po kayo pupunta ng impyerno. Amen? So, we can really appreciate so much and so deeply yung ating pananalig kay Kristo. At alam niyo po, sa impyerno, hindi lang yun.
Umihingi po siya ng habag, ano? Wala nang habag. Kaya lahat ng prayers sa impyerno, denied. Walang sagot. Lahat po ng mga nandun ngayon nagpipray, pero hindi na po masasagot ang kanilang prayer. At sa impyerno, sa totoo lang, kaya lalong mahirap doon, hindi lang yung apoy. Wala doon na pag-ibig. Walang mararamdaman na pag-ibig sa impyerno kasi nga nandoon ay si Satanas, ang mga demonyo. Ang maririnig lang doon, puro pagsisisip, iyakan, iyawan na masakit. Walang pag-ibig. Wala kahit konting kapayapaan, kahit konting kagalakan o saya, wala sa impyerno. Sa Bible, sinasabi na lahat ng sandali, pinaparusahan ng tao. Wala siyang kagalakan, wala siyang saya. Puro sakit ang kanyang nararamdaman. Walang pag-ibig, walang kapayapaan. At higit sa lahat, wala na ang Diyos doon. If there is a place that God cannot be found, it is in hell. Wala ang Diyos, wala ang Panginoong Jesus sa impyerno. Kaya praise God. Talagang mapapa-praise God talaga tayo, di ba? Na hindi tayo pupunta sa kaparusahan ng impyerno, sa torment ng hell, because tayo ay nanalig kay Kristo bilang ating Savior, Lord, and God. At tayo, sa ating pong paglisan dito sa lupa, sa ikalawang buhay, ang mararanasan natin, heaven. Ang mararanasan natin, pure joy, pure peace, puro maganda ang makikita natin, puro perfect. At ang pinakamatindi na parati ko sinasabi, ang blessing natin sa heaven ay ang Diyos. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Panginoon Jesus, kasama natin ang Holy Spirit, kasama natin ang mga angels, at kasama natin ang lahat. Lahat ng nanalig kay Kristo, puro pag-ibig ang mararanasan natin doon. Amen? Kaya po, sikapin po natin na ibahagi si Jesus, ang pagliligtas ni Jesus sa lahat ng mahal natin sa buhay at kaibigan at sa lahat pa ng tao para walang pupunta ng impyerno, kundi lahat tayo ay makakasama-sama sa walang hanggang langit, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang pag-ibig sa presensya ng Diyos. Praise God. Yan po ang powerful words of God ngayon pong gabi. Tayo po'y manalangin. We worship you, our Lord Jesus. We glorify your name. Thank you, Lord, that you chose us. Hindi kami ang pumili sa iyo. Kayong pumili sa amin. At kami po, Panginoon, ay binigyan niyo po ng buhay na walang hanggan. Binigyan niyo po, Panginoon, ng pag-asa, binigyan niyo po, Panginoon, ng inheritance ng kalangitan. And thank you, Lord, na appreciate namin lalo ang heaven because of what hell is all about. Hell is a place of torment. Hell is a place of fire and worm. At thank you so much, Lord. Hindi kami pupunta, Lord Jesus, sa impyerno. Kasi kami, Panginoon, ay nananalig sa iyo at kami, Panginoon, ay mapupunta sa langit at doon po kami sa walang hanggang kasama kayo, Panginoon Jesus. Minsan pa po, mula sa aming mga puso, maraming salamat po. Thank you, Lord Jesus. Amen! Praise God po! At nakinig po kayo sa word ni God, sa powerful word ni God. Shalom!